Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewer's discretion is advised. Kung pag-uusapan ho'y pananagutan or public accountability or campaign against public accountability, hindi na ho bago to eh. Sa India, tinuro na rin ho to ng mga mamamayan sa India ng mga anti-corruption noon na maggalit maging ginagaya ho ng dilawan na ilabas yung puot at galit sa mga taong kurakot na pinangalandakan ng kalama kurakot. Panagutin yung mga kurakot sa panahon ng dilawan. Kaya kung mayroong umaangkin ang campaign for public accountability sa kanila, hindi ho yan eh. Generic ho yan. Hindi ho pwedeng sabihin ho nila na yan ay kanilang copyrighted material or inilikha ho nila sa pamamagitan ho ng pagtawag ho niya ng intellectual property rights because there is no rights over there. There is no copyright on that. It is an idea born out with the participation of people, taong bayan, participation ng taong bayan, I'm sorry, nag-i-English ho tayo, na ito ho'y nalikha sa pamamagitan ho ng taong bayan na tama na ang kakurakutan, tama na yung pagtatakipan, tama na yung sinasabing ito naman ay kuntsabahan. Kuntsabahan. Kaya nga ho nauso nung panahon ho ng dilawan yung KKK. Ano ang ibig sabihin noon? Ang KKK ay kachokaran, ito ho'y kabarilan, kainuman, at kaklasit kaibigan. Ngayon, ito ho, every which way. Ako naman, binansagan ko ng panahon ho nila, alalagang right in their faces, kengkoy, kumagat, kolokoy, ang tawag ko sa kanila. Kaya nauso ho yan eh. Ngayon, kung hindi ho marunong tumingin ang taong bayan at makikinig lang kayo sa mga pinagbibigkas nito, mga parang diarrhea sa bibig ng mga dilaw, lalo-lalo na itong mga media ho na dilawan. I love to do this. And I take a challenge kahit sino man ho sa inyong magagaling na mga, kung sino mga komentarista ninyong parang ala namang mga binatbat. Dediretsuhin ko ho ngayon sasabihin sa inyo. Di nyo kayang magsalita at talakayin at ibalik yung dahilan ng problema noon na ito'y epektong nararanasan natin ngayon kasi nandoon pa rin yung kulay dilaw. Ang siste, hindi kayo makapagsalita kayo mga higante at malalaking akala ninyo, malalaking personalidad kayo. Ang alam nyo sa TV lang kayo mag-news kasi. Tapos mag-newscast lang kayo pagkatapos lalagyan nyo pa ng inyong mga utal-utal na inyong idea. Hindi lang dyan ang bababaw ninyo kung magsalita dahil unang-una, pag hindi kayo sinundot ang inyong mga ilong nitong mga amo ninyo, kaya ganyan kayo eh. Kaya ang tawag sa inyo, dilawang media. Gusto nyong maging acceptable sa tao and yet you can't do exactly what you wanna do. Alam nyo bakit? Kasi sa loob ninyo eh, may busal kayo eh. Laging nakatingin sa inyo ang may-ari ng network. Halimbawa sa ABS-CBN, challenge ko sa inyo, ano yung awards na pinagmamalaki ninyo? Ang awards na pinagmamalaki ninyo hindi doon sa mata ng taong bayan para bigyan kayo ng mga awards. Huwag na kayo magsabing kinamal ninyo mga awards, all these BS na mga awards ninyo. Magsalita lang kayo ng totoo. Hindi yung kung anong gusto marinig ng tao. Kalkalin nyo yung mga hindi nakikita ng tao. Yun ang sinasabing totoo. Makabuluhang paglalantad ng mga katotohanan. Hindi yung mga paglalantad ng mga kasinungalingan na gawa-gawa ng mga dilawan na ginagawa yung balita sa inyong mga network. Mga putok sa buho kayo. Ako may bayag para sabihin to eh. Sa umaga, magagalit yung iba sa inyo. Ala akong pakialam. Kung sakaling nagagalit ho sa inyo, patayin nyo ako ng radyo. Patayin nyo ako ng TV. Ilipat nyo sa cartoons. Ilipat nyo sa iba. Eh, nag-iisang programang Bitag Live sa umaga eh. Para sa iba, sasabihin, umagang-umaga pa. Umagang-umaga pa, nakakarinig na kayo hanggang na itong pangbulyaw para doon sa mga tiwalay. Dapat ganun, bulyawan natin. Alam nga ba naman, purihin natin yung mga putok sa buhong yan. Kung kaya malaki ho yung aming followers. Hindi sa dahil gusto namin, kung ano yung gusto nilang marinig, yun ang binibigay namin. No. May mga bagay na hindi nakikita. Pag hindi ho pinag-usapan sa programang ito at narinig yung pag-usapan doon, hilaw yun eh. And this is exactly what I'm saying. And I'm not saying I'm good.
I'm just saying, I have the balls and the guts to say this, and then read my lips. Total, lahat naman ang aking sinasabi, naka-upload naman to eh. It's posted in the Facebook, sa aming website. Nandyan din ho sa YouTube. Nababasa niyo rin yung aking column. In short, itong aking mga sinasabi, nagtataka ho kami, bakit lang ho sa Tulfo Brothers lang? Bakit kay Erwin at nasa sa akin ang issue na pag-uusapan? Bakit ho sa inyo iba? Pag sa inyo, puro araw-araw, hindi ba kayo nagsasawa sa mga pinagsasabi sa inyo mga dilawan? Ang point ho natin dito, sino ho mag-i-expose sa mga dilawan na nagdudunong-dunong, nagmamagaling, naglilinis-linisan? Kaya itong challenge ho natin. Huwag hong pumalakpak kayo. Wala akong pakialam kung susundan nyo ako. Oh, hinahangaan namin si Ventulfo. Wala akong pakialam sa hanga ninyo. Pakinggan nyo lang aking sinasabi. Hindi ko kinakailan ang hanga ninyo. Hindi ko kinakailan sabihin nyo magaling ako. Hindi ko mahalaga dito. Nagkakaintindihan tayo at naintindihan nyo yung mga tinatalakay natin, yung malaliman ng mga issue na dapat tumatak sa isipan ni Juan de la Cruz na pilit na binubura ng mga dilawan na nililin lang kayo eh. Sa pamamagitan ng mga tao. Pareho. Kapareho na ito, Trillanes. Si Trillanes pumunta ng US. Anong ginagawa nito? Nag-iingay ho, nagagawa ng issue, nagpapapogi, kesyo, ito daw mga, lahat na ginagawa mo, Trillanes, bulok na yan eh. Wala ka na maggawa, ine-SS mo eh. Sinasalsal mo na lang ang issue para magsalita ka. Sorry sa mga sinasabi ko, wala, talagang daratsyahan tayo rito. Trillanes, makinig ka. All you're saying, sino bang ang problema at si maganda, kinakausap mo itong another loser na Republican na si Rubio, and anong sinasabihin mo roon? Magsusumbong ka roon? Kung di ka ba namang kolokoy, pakialam ng Rubio na yan eh. At pakialam ng talo ng senador na yan, wala namang binatbat kay Trump lang, sumemplang na. Ang kinakausap mo, ano, sa drug war na naman, kinakausap ng human rights? Bandi lang kayo magpakasal kayong dalawa. Sino ba sa inyo? Pero sino sa inyo? I can't understand kung sino. Nagwagwapuhan ka ba? Trillanes kay Rubio? Bakit type mo? Sige, magsumbong ka roon. Pakasal na kayong dalawa. Eh, no offense. I may sound a little bit off, pero ako ho, derecho. If I say something, mabuisit ka kung mabuisit ka. Point is, ano ba ang punto mo? Bakit pupunta ka roon? Are you lobbying? Sabi mo, hindi mo kinakausap ang bansang Amerika, hindi pwede makialam. Kung gusto makipagkita nitong si Trump kay President Duterte, so be it. Ayun naman pala, alam mo, bakit ka nakikiusap sa kapwa mo, senador? Ano bang magagawa ninyo? Puro batas. Ikaw naman, ang problema kasi sa'yo, kaya ka nagkakadyan, pinapatulan ka kasi ng mga dilawang media, wala na kasing balita, NSS, sinasalsal ng balita para sa iyo eh. Ikaw namang salsalero kapag dating sa mga balita, sige. Kaya yung mga balitang ano, hindi nga fake news, salsal na balita. Masturbated news ang tawag yan. Sorry for my language. No holds barred. Monday morning. If you think that I'm a little offensive in the way I say, just turn off your TV. That's all you can do. Don't listen to me. But I challenge you. Everything na sinasabi ho natin dito, may basis ho tayo eh.